Maligayang pagbabalik sa Part 2 ng Kabanata 35. Anong may isip mo? Halimbawang byuda ka na, at isang araw ay narinig mong nilalait ang nasira mong asawa, ngunit nakayoko at hindi man lang umiimik ang anak mong si Antonio. Hindi ko siya bebendisyonan. Sabad naman ni Sister Rufa na humalo sa usapan. Ngunit, hindi mo bebendisyonan? Naku, hindi ko magagawa ang ganon. Agaw-agad na mabait na si Kapitana Tinay. Walang inang dapat magsabing ganon. Pero ako, hindi ko matiyak kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam. Palagay ko ay mamamatay ako. Ako ay, Diyos ko, pero hindi ko na siya gugustuhin pang makita. Bakit mo naman iniisip ang ganyan, Kapitana Maria? Kung isaalang-alang ang lahat, dugtong ni Sister Rufa, ay hindi natin dapat limutin na isang malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa isang banal na tao, sa pari. Mas banal naman ang alaala ng isang ama, sagot ni Kapitana Maria. Wala isa man, maging ang papa, lalo ng tulad lamang ni Padre Damaso, ang may karapatang lumapastangan sa banal na alaala. Totoo rin iyan. Amin naman ni Kapitana Tinay na humahanga sa katalinuhan ng dalawa. Paano ninyo naiisip ang napakagandang pagtatalong iyan? Ano naman ang masasabi mo sa ekskomunikasyon at sa pagkondena? Tanong ni Sister Rufa. Ano mapapakinabangan natin sa karangalan at reputasyon sa buhay na ito kung kondenado naman tayo sa kabilang buhay? Naglalaho ang lahat. Madaling mawala maliban sa ekskomunikasyon. Ang saktan mo ang ministro ni Jesucristo? Tanging papa lamang ang makapagpapatawad niyon. Papatawarin siya ng Diyos sapagkat Diyos na rin ang nag-utos na dahilain ng Ama at Ina. Hindi siya i-excommulgatuhin ng Diyos. Ang masasabi ko ay ito, kung dadalo sa aming tahanan ng binatang ito, ay patutuloyin ko siya at kakausapin. Kung may anak akong dalaga, ay gusto ko siyang maging manugang. Ang mabuting anak ay magiging mabuting asawa at ama. Paniwalain mo ako, Sister Rufa. Hindi ako sangayon. Sabihin mo nga ang gusto mong sabihin. Bagaman maaaring tama ka, ay mas pinaniniwalaan ko ang kura paroko. Ang una kong tungkulin ay iligtas ang aking kaluluwa. Ano sa palagay mo, Kapitana Tinay? Anong gusto mong sabihin ko? Pareho kayong tama. Tama ang kura paroko. Pero, dapat na maging tamang lalo ang Diyos. Ewan ko ba? Maaaring mali ako pero alam ko kung ano ang gagawin ko. Patitigilin ko sa pag-aaral ang aking anak. Sinasabi mo, namamatay sa bibitayan ang matatalino. Sus Maria Santissima, at Diyos daw pa ng anak kong magtungo sa Europa. Anong binabalak mo? Sasabihin kong dito na lang siya, bakit mag-aaral pa? Bukas makalawa ay mamamatay rin lang tayo. Mangmang man o nakapag-aral, ang kailangan ay matahimik na buhay, na pupuntong hininga pa ang mabuting babae at mingala sa langit. Pero ako, seryosong wika ni Kapitana Maria. Kung kasingyaman mo lang ako, ay papayagan ko makapaglakbay ang aking mga anak. Bata pa sila at balang araw ay magiging ganap na binata. Hindi na ako magtatagal, ngunit magkikita-kita kami sa kabilang buhay. Dapat mangarap ang mga anak na higit na maging dakila kaysa kanilang ama. Kung itatali natin sila sa asintos ng ating saya, ituturuan lamang natin sila maging musmos. Kakatwa naman ang naiisip mong iyan, bulalas ni Kapitana Tinay, na pinipilit ang sariling kamay. Masasabi tuloy ng iba na parang hindi ka naghihirap sa panganganak sa kambal mong iyan. Dahil nga naghirap ako sa pagsisilang sa kanila, pinalaki at pinag-aral sa kabila ng kahirapan namin. Kaya hindi ako papayag na hindi maging ganap ako sa kanilang pagkatao. Hindi ganap ang kanilang pagkatao. Sa pakiwari ko,
Sabi uli ni Sister Rufa na sa matigas na tinig. Ay hindi mo minamahal ang iyong mga anak nang ayon sa gusto ng Diyos. Ipagpaumanhin mo, bawat ina ay nagmamahal sa kanyang anak batay sa sarili niyang pamamaraan. Mahal ng ina ang kanilang anak sapagkat mahal nila ang kanilang sarili. Ibig naman ng iba na sarilinin ang kanilang anak. At mayroon namang ang pagmamahal ay para sa kapakanan ng mismong mga anak. Itinuro sa akin ng asawa ko ang huli. Hindi banal ang kuro-kuro mo, Kapitana Maria. Ani, Sister Rufa. Ipinapayo kong magmiyembro ka sa kapatiran ng Santo Rosario, San Francisco, Santa Rita o Santa Clara. Sister Rufa, sagot ni Kapitana Maria na nakangiti. Kapag naging karapat-dapat na ako sa kapatiran ng mga tao ay saka na ako makikipagkapatiran sa mga santo at santa para mawakasan ang buod ng mga reaksyon ng simpleng mga mamamayan sa nangyaring iyon. Marahil ay makatutulong na mapakinggan ang usap-usapan sa kabayanan. Isa sa kanila ang isang lalaki na nangarap na makapagpaaral ng kanyang anak ng pagdudoktor. Ang higit na nakakabahala sa akin, aniya, ay ang posibilidad na hindi sila makapagtatapos ng pag-aaral ngayon. Ano? Bakit naman? Wika ng mga tao na kapaligid sa kanya. Hindi na magiging doktor ang anak ko. Magiging kutsero na lang siya. Tapos na. Wala ng paaralan. Sino may sabing wala ng paaralan? Sunggab naman ang isang matipunong tagabukid na may malapad na panga at maniit na ulo. Ako ang nagsasabi, tinawag na supersibo o filibusterismo ng mga puting pari si Don Crisostomo. Nangangahulugang ito na wala ng paaralan, nagkatinginan ng lahat, bago sa kanilang pandinig ang salitang iyon. Ganoon kakagrabe? Basag sa katahimikan ng matipunong tagabuhin. Iyon ang pinakamasamang maitatawag ng isang Kristiyano sa kanyang kapwa. Mas masama pa sa tawag ng sanggano at hampas lupa. Ganun lang. Hindi may minsang tinawag ako ng ganon at hindi man lamang ako nasaktan. Ko, tiyak namang hindi nasasama pa sa tawag na negro gaya ng bukang bibig ng tinyente. Lalong nanlumo ang magubukid na nangangarap magkaanak ng doktor. Ang iba naman ay napakamot ng ulo at malalim na nagsipag-isip. Kung gayon ay kasing sama siguro ng tungayaw na to gaya ng bukang bibig ng asawa ng tenyente. Wala nang sasama pa riyan kundi ang luraan mo ang ostya. Naku, mas masakal pa sa niluraan mo ang ostya ng Biyernes Santo. Narinig na ba ninyo ang salitang suspect? Isang salitang sapat na para ipatapon o bitayin ang pinatutungkulan. Ang salitang subversibo ay mas mabagsik. Sabi nga ng clerk ng munisipyo at telegrafista, kapag tinawag ng isang Kristiyano, pari man o Kastila ng subversibo, ang isang kapwa niya Kristiyano ay para na niyang pinahesusan ito. Kapag tinawag kang subversibo, ang dapat mong gawin ay mangumpisal at magbayad ng lahat ng utang. At hintayin mo na lamang ang biktihin ka. Alam naman ninyong hindi nagsasalita ng mali ang clerk at telegrafista. Ang isa ay nakapag-usap sa kawad at isa ay nakapagsalita ng Kastila at walang hawak na kamay kundi panulat. Nasindak ang lahat. Magsasapatos ako at wala akong iinumin kundi serbesa sa buong buhay ko. Kapag pinayagan kong tawagin ako ng sinuman na subversibo, pasumpang wika ng isang taganayon na nakadakot ang kamao. Kung pasingyaman lang ako ni Don Crisostomo at marunong ng Kastilang tulad niya at mabilis na nakakubyertos at lalaban ako kahit sa limang pari. Sa kabilang dako, isang magbubukid ang humiwalay sa grupo. Ibinubulong niya sa sariling, sa sandaling makakita ako ng isang gwardiya sibil na nagnanakaw ng manok, itatawagin ko siyang subversibo.
Yun lamang ang nilalaman ng kabanatang ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.